Dennis, bakit marami pa rin pasahero dyan sa Batangas Port? Sen sila yung mga pasaherong umiiwas sa siksikan nung uwian bago magpasko, pero ang akala nila ay maluwag na ngayon. Aba ay hindi yan nangyari dahil hanggang sa sumandaling ito dito sa departure area nitong passenger terminal ng Batangas Port ay napakarami pang mga pasahero na naghihintay sa schedule ng kanilang biyahe. Mainit na ang ulo ni Nanay Alma na karga-karga ang kanyang apo. Madaling araw pa lamang kasi nakapila na sila para makakuha ng tiket na biyaheng odyongan sa Romblon. Pero pasado alas 10 na ng umaga ay wala pa rin silang nabibiling tiket para sana sa alas 5 ng hapon na biyahe. Unfair naman sa nakapila at saka hindi nakapila at saka na madaming na-stranded kahapon pa. Eh hindi ka mag-agap sir, wala kang maabutan ng tiket, eh ganito pa. May sumisingit doon sa unahan. Doble gastos naman ang inabot ng pamilya ni Alfonso dahil kinailangan pa nila magpalipas ng gabi sa hotel matapos maubusan ng tiket kahapon. Balik kami ngayon ng mga alas 4. Balik namin dito, wala pang nag-i-issue ng tiket, alas 8 pa daw. Dapat inagahan nila yung issue ng tiket para hindi gano'ng kadaming tao na dito. Kalbaryo pa sa mga nakapilang pasahero ang pagkakababad sa araw at ulan sa labas ng Batangas Port. Dapat meron silang ginawang tawag rito. Measure na hindi papipilahin ng tao. Kita mo, umuulan, kawawa. Kailangan na ng gamot. Napainitan nila kami. Init ulan nga. Sabi ni Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Daniel Santiago, inaasahan na nila ang mahabang pila kaya bago pa ang holiday rush ay nag-abiso na sila sa publiko na bumili na ng ticket ng mas maaga. Karamihan dyan hindi pa naka-online or electronic ticket. Dapat online. So doon talaga nagkakaroon ng bottleneck. At makita nyo naman doon sa approach towards the ticketing windows, ticketing booths, ginawa na natin ang paraan na magkaroon ng sistema doon. Kaya lang talaga, napakahaba talaga ng pila dahil mabagal din ang processing nila doon sa ticketing nila. Isa pa sa nakitang problema ay ang kakulangan ng mga barkong bumibiyahe. Sa Batangas Port, nasa 15 barko lamang ang naglalayag. Dahil nga nagkaroon pa before yung Christmas rush, dumating pa yung Bagyong Kamayan. And I think yung mga shipping lines natin, nagka-catch up pa sila doon sa mga na-cancel na mga biyahe noon. Ano? So, hinihingi lang natin sa mga kababayan natin talagang magbangon ng pangunawa at pasensya dahil wala naman talagang may gusto na pagdaanan nila, no? Yung hirap ng pagbabiyahe. Sorpresa ang nag-inspeksyon si Santiago kanina sa Batangas Port at Calapan Port para matiyak na maisasaayos ang pagbiyahe ng mga pasahero. Sa Calapan Port, dumarami na rin ang mga pasahero na umaabot na hanggang sa third floor ng passenger terminal. Inaasang aabot to hanggang 8,000 ngayong gabi dahil marami ang mga bus na magmumula sa Katiklan. Sa tala ng PPA mula December 16 hanggang December 26 ay umabot na sa 2.4 milyon ang mga pasahero sa mga pantalan at posibleng umabot ito sa 5.2 milyon hanggang sa January 5. Sen, dito sa Batangas Port ay tinatayang nasa halos 18,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw pa lamang. At dahil sa dami ng mga pasahero ay binuksan na itong phase 2 ng passenger terminal para may maupuan ang mga pasahero habang naghihintay sa kanilang oras ng departure. Itong passenger terminal ito, itong departure area ay kaya na mag-accommodate ngayon ng 8,000 mga pasahero na pinakamalaki na sa buong Pilipinas. Inaasahan pang mas lalo pang dadami mga pasahero dito sa Batangas Port hanggang sa pagsalubong na sa bagong taon. Sen. Nako Dennis, heto na naman tayo. So nasusunod ba yung schedule ng mga barko? At pangalawa Dennis, kung ako'y pupunta dyan, may mabibili pa bang ticket?
Sen, yung oras ng alis ng barko ay hindi na din susunod dahil nakakaroon niya ng mga delay. Yung pagdating din dito ng barko sa Batangas Port ay hindi na rin tumatama sa oras, kaya natatagalan yung paghihintay ng mga pasahero. Ang sa ticket, Zen, mas maganda kung sila bibili na ng advance. Huwag silang bibili pagdating pa lamang dito sa Batangas Port. At talagang mahihirapan sila dahil napakahaba ng pila sa mga ticketing booth. At baka pag nakaubusan, poproblemahin nyo kung saan kayo titira habang hinihintay yung sunod na schedule ng pagbebenta ng ticket. Zen. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.